first time natin gagawin to. Samahan niyo ako. Siyempre pagka mag-ride kayo ng malalayo, tapos nagkakaroon kayo ng chance na tumigil, huwag niyo kakalimutan na mag-update sa family niyo. Asan yung superstock mo, Rudy? Pakita mo yung superstock mo. Hey, hey. Let's go, Alba. Hello. Hey. Hello. May enjoy nyo to. Kung sa inyo, try nyo na. Ito na pinakaantay natin, guys. Welcome to Benguet Province. Alright, guys. First time natin gagawin to. Samahan nyo ako. Sabay-sabay natin na-experience. Naka-excite. So, gamitin natin ng ADV 160. Time check natin, guys. 1:55 AM. For sure, yung iba dyan, mga ganitong labas na oras, eh, may idea na kung saan papunta yung mga ganitong ride, diba? We're going to Baguio. First time, guys. First time. Itong video na to, literally, para sa mga may balak pumunta ng Baguio gamit ang scooter. Technically, guys, ito na yung break-in period ng motor natin. Na tinatakbo pa lang ng ATV natin is 374 kilometers. Although, napa-PMS ko naman na siya. Napapalitan ko na siya ng langis. Hindi na factory oil yung mga nasa loob nito. Pagas muna tayo, guys. Hindi ko alam kung ilan yung madadagdag sa milyahe natin mamaya. One thing is for sure, sulit yung mga milyahe na yan. Kuya, full tank. Full tank 95. Automatic lang. Full tank natin, 230 pesos. So kung isa ka sa mga nagpaplano pumunta ng Baguio gamit lang ay isang scooter, nasa tamang video ka kasi. Pakita ko ngayon kung magkano magagastos natin overall. And anong experience ng isang first timer sa Baguio na gamit scooter lang? Iba sa atin to na hindi tayo mag-expressway. Maraming pros and cons, to be honest. Number one, makakatipid tayo kasi nga hindi tayo gagamit ng toll. Iba ang consumption ng big bike sa scooter. Pero ang magsasacrifice naman is yung oras pagdating natin doon at pag-uwi natin, syempre. Alright, ito yung mga kasama natin today, guys. Si Lolski, sayang, di nakasama. Pero mga kasama natin si Rudy, kapatid niya si Dodi. First time natin makakasama si Dodi. Yan, sila Kalbo, sila JC, si James, and yung mga ibang tropa. So, mga bike namin, dalawang NMAX, isang PCX, Click, Aerox, Sniper, tas dalawang ADV 160. Ang asong ADV 160 niya, oh, ang dami ng accessories. Alright, take off na tayo, guys. Siyempre pag mag-ride ka ng ganito kalayo, guys, or even naman kahit malapit lang, huwag na huwag mo kakalimutan na magdasal para sa safety nyo. Time check, guys, 4:33. Mahigit na rin isang oras kami bumabiyahe, pero nakita ko parang nasa San Fernando, Pampanga na kami. Sino? Road sa best friend natin dito sa Pampanga. Malamang sa mga oras na tutulog pa yun. Pagka talagang madami kayo, di mo mararamdaman yung biyahe. Saka ibang-iba yung environment pagka madaling araw ka lalabas or babiyahe. Maluwag pa, maluwag. Siyempre pagka mag-ride kayo ng malalayo, tapos nagkakaroon kayo ng chance na tumigil, huwag nyo kakalimutan na mag-update sa family nyo. Para iwas din na mag-alala sila. Medyo mag-a-adjust ka talaga sa oras kasi pagka may araw ka na bumiyahe, expect madami ka ng kotse, marami ka ng makakasabay sa daan. Mamaya, tignan nyo, pagka pumutok na yung araw, habang nasa biyahe tayo, makita nyo kung gaano kadami na yung makakasabay natin mamaya. Ito na yung kila James eh. Maladaanan ko pala sila James. Wow, ganda naman ang ginawa ng San Fernando dito, mga punong ito. Ito, part na to ng Pampanga, gusto-gusto ko to kasi nakocovered yung road ng trees eh. Tapos ginanyan pa nila, oh, di ba? Ang ganda, sarap sa mata. Yan, may araw na. Time check, guys, 6:26. I think nandito pa lang ata kami sa Tarlac. Parang 140 kilometers away na lang para makarating tayo ng Baguio City. Medyo napadami lang yung stopover namin, gawa ng ihi ng ihit. May mga nag-call off day, Jordan. Isa pala yan sa mga pag-aandaan nyo, syempre. Pagkita naman dito, wala tayo inabula oras. Kaya kung may plano kayo pumunta dito, dapat ano kayo, clear yung mind yun, ha? Wala namang kayo dapat habulin. Tama lang yan, nakapag-stopover kayo para nakapagpahinga kayo si Dirim Biro yung biyahe na malayo. Sa mga first timer, ha, for sure yung mga matagal lang ginagawa to, yung ginagawa ng baklaran yung
Baguio from Manila, gamay na yan. Okay lang yan na maglaan kayo ng oras para sa mga stopover. Isa pa dapat sa mga kinukonsider kung mag-ubiyahe kayo na ganito kalayo, dapat condition kayo, hindi lang yung motor nyo, kundi kayo din. As much as possible dapat meron kayong enough sleep. Pero kung di naman kayo nakatulog, tapos inabutan kayo ng antok sa daan, parang problema kung mag-stopover kayo para umidlip ng konti. Importante hindi nyo i-race yung buhay nyo para lang makarating dun sa pupunta nyo ng maaga. Of course, sa motor natin, ginawa natin yung preparation dito. Wala naman gano'n kasi nga since bago. Bago na tayo pumunta dito, nagpa-change oil muna tayo. SM City, Tarlac. Tarlac na tayo, guys. Welcome to Panicky! Panicky Tarlac. Tarlac ba yan? Nakasadaan eh. Shoutout sa mga taga-Panicky Tarlac, guys! Alright, let's go! Ang sarap ng vibe pag ganito yung kalsada, no? Yung maniwalas lang, mga ganitong oras, yung kakasibo lang ng araw. Let's go, Calbo. PCX 160. Hey. Let's go, Calbo! Ay, patawa! Ah, taray, umakabot tayo ng 100, oh. Uy, ganda ng tanawin. Ang sinasabi ko, pagka scooter, di ba? Enjoyin mo lang talaga yung tanawin dito eh. Eros ni James. Asan ba tayo? Happy motoring. Anong arco na ba to? Shoutout pala natin yung mga tropa natin dito sa Pangasinan, sila Timoto Vlog. Subscribe kayo dyan, guys. Binabati natin syempre yung mga tropa natin, ano, Auto Bros. Hey! Masarap, diba, guys? Oh. Hey! Sinasabi kong tanawin, no? Oh. Ay, sarap! You know? May enjoy nyo to. Kung ako sa inyo, try nyo na. Wala pa tayo sa Baguio, guys, ha? Nag-i-enjoy na tayo. What more? Kwak-kwak! Wow, ganda naman dito. Woo! Grabe tong click 125, oh! Sumasabay sa mga 160, oh! Parti ito, stock lang yan. Stock is good. Aerox versus ADB. Adi, ikaw na. Asan yung superstock mo, Rudy? Pakita mo yung superstock mo. Kaputik, binibasikan lang tayo ni Rudy, ha? Pakita mo yung superstock mo, Rudy? Pakita mo. Yan yung mga gagawin nyo pag gusto nyo tipid-tipid lang yung gas nyo. Bumanat-banat ka. Char. Urdaneta City. Hindi natin naman malayan yung biyahe natin, guys. Nakakatawa. Ang ganda ng busina ni Calbo. Pang Iron Man. Anong oras ba tayo bumabiyahe? Mga 5 hours. Una ka big bike tayo. Tapos ganun yung oras na alis natin dun sa Manila. Yung bandang 3:30, mga ganun. Malamang yun, nasa Baguio na tayo ngayon. Kahit sabihin natin matagal na tayo bumabiyahe, medyo hindi natin siya ramdam. Ewan ko baka dahil nag-enjoy tayo. Di pa tayo nagpapagas. Pamula dun nagpagas tayo sa ano, sa EDSA. Ano, meron pa tayong half bar. Isang full tank abot sa ano to, abot sa Baguio. So far yun pa lang yung gasos natin. Gas talaga eh, 230 something. Tapos nag-average tayo ng 41 kilometers per liter. O, di ba tipid? Ilan na gas consumption mo? 37.9. Mas matipid pa rin sa ADV, guys. So 41.5 tayo eh. Shop 37.9. Pero kasi naka-superstock yan. Medge cargado siya. Kaya ano, malakas siguro. Ewan ko. Not sure. Time check, guys, 8:13. Ngayon pa tayo kakain. Ay, banda sa may Poso Rubio. So order tayo ng torta lang, tsaka ano, munggo. So maya-maya na sa Baguio na tayo. Ito minsan may advantage yung pagdadala ng mga top box eh, guys, eh, no? Kano tong top box mo? Magkano tong top box mo? Pre, 2-2 lang yan, pre. 2-2? Sobrang gaan. Ganda, tsaka bumagay sa motor eh. Tayo kasi wala tayong plano mag-top box. Kaya bit-bit natin yung Kriga. Ang kaganda na sa may top box, syempre marami kang malalagay. Kumbaga di ka na obligado mag-bit-bit ng bag na malaki. Kasi ano eh, dagdag discomfort yan eh. Pagka
May dala ka pang backpack. Pasan-pasan ko yung bigat ng bag ko. Throughout na biyahe. Yan ang pinaka-disadvantage nun. Siguro ETA natin sa Baguio, mga around 11 o'clock na siguro. Ma-share ko lang guys dati, sa mga OG na subscribers ni Rudy, nag-launion na kami nito ni Rudy. Pero naka MT series pa kami nun. Siya MT09, ako MT07. Ito yung exact place na dinaanan namin. So nakakatuwa lang na after ilang years ba yun, mga 2 years ago na ata yun. Ito kami dalawa, may makakasama pa. Tapos sa ibang displacement naman. Kaya nung ulit kasi ako nakapunta dito or nakabalik dito sa lugar na to gamit motor. Kasagsagan pa ng pandemic doon, yung mga tipong ano pa, may mga requirement pa na mga med-cert pa yun. Ito na yung Argo ng La Union. Feels good to be back in La Union. Hey! La Union. Hey! Alright, pag-gas muna tayo ulit guys. Dito na tayo sa may bandang Poso Rubio. So gastos check muna tayo guys. Pag-gas tayo ng 230. Tapos kumain tayo. Kumalo tayo ng 140. Then ngayon, 300 pesos guys. Kung tutusin, kaya pa naman ng gas natin kanina. Pero baka kasi mas mahal na sa taas, kaya nagpag-gas na tayo. Kasi parang 3 bars na lang ata natira, 4 bars. Pero kung tutusin, feel ko kaya naman yan umabot sa taas. Kung kukwentahin natin yung gas lang itself, wala yung ibang gastos. Ang nagastos pa lang sa gas natin dito sa ADV 160, around 530 lang nagastos natin. Malita din namin, parang bukas na ata yung Canon Road. Try natin bakbakin para mas mabilis tayo makarating ng Baguio. Ito yung pinakaantay natin guys. Welcome to Benguet Province. Huling daan ko dito, kotse pa. Grabe. Nandito pa lang tayo sa baba guys. Ang ganda na natatanaw natin. Sinara kasi itong Canon Road dahil naging weak daw yung structure nung daan kasi nga dahil nga sa mga landslide. Pero recently binuksan nila to, siguro dahil nakita nila na sobrang congested na yung kabila, yung Marcos Highway yata ba tawag doon. At saka feel ko na reconstruct naman na nila to. Hindi naman nila to papadaanan kung wala lang, di ba? Wow! Wow, sarap tumaan sa ganito. Hindi ko ma-imagine na dumadaan ako dito gamit motor. And sana sa mga nag-hesitate dyan na umakyat gamit motor, mapa big CC man or lower displacement, try nyo, masaya siya, promise. Grabe. Tingnan mo guys, ito siguro yung mga nag-landslide doon, ng mga tumang naglalakihan na bato dito. Grabe, nakakatuwa. Ang saya. First time ko ma-experience to. Tapos biglang may nalaglag na bato eh, no? Char. Shoutout sa mga nakasama natin ngayon at sa mga makakasama pa natin sa susunod na araw. Sureball to, magiging masaya to. Abangan nyo yung part 2 ng lakad natin guys. Explore naman natin yung Baguio. Pero for now, enjoy muna natin tong paakyat ng Baguio gamit ang Canon Road. Wow! Grabe. Ang ganda. Pag nakita ka naman ng nature sa personal, sobrang kala mo maiiyak ka. Kasi hindi naman to normal, oh, may waterfalls. Grabe naman, oh. Guys, pag pupunta kayo dito, dapat nakataas visor nyo para maramdam na ramdam nyo yung sightings. Tsaka pipilihan nyo rin talaga yung ano, yung araw ng akyat nyo, kasi minsan talaga sobrang mag-traffic dito. Luging-lugi yung mga naka-clutch. So in fairness, ang ganda na ng daan. Baka dahil nga, ano ulit, bago ulit, wala pa 1,000. Kung meron ka sariling motor, kung may sarili kang bike, talagang pagod lang ang puhunan mo. Oh man, sana nakikita nyo ng maayos yung nakikita ko ngayon. Salamat dito kay Rudy at hinigaya tayong magkaroon ng ganitong klaseng motor. Kung may mga bakas pa ng landslide guys, sheesh, katakot. Wala akong masabi guys, kundi maganda lang. Time check, 10 o'clock. Malapit-lapit na to sa pinaka proper guys. Grabe, ang laki ng mga bato. Sheesh! Ang ganda ng kalsada. In fairness sa ADV 160 ha, hindi siya hirap. Di pala siya hanggang pangpatag lang eh. Di pala akyatan, kaya eh. Oh. Happy na tayo guys! Umabot ka sa video na to guys. Maraming maraming salamat sa pagsama. Sinamahan mo ang ating 7 hour ride. Pero sobrang worth it na nung pagod nung biyahe. Alright, solo na natin daan. Uy, may mga naman. May mga nalalaglag na bato pa eh, oh. Up, sharp curve.
Sarap din siguro mag big bike dito, ano? Alright guys, so nandito kami sa Camp John Hay dito sa Choco Baterol. Sobrang solid ng tsokolate dito. Tiisin nyo yung pila, sobrang sarap ng tsokolate nila. So dito tayo sa Baguio, technically kasi Camp John Hay na to. Right now kasi naghahanap pa kami ng matutuluyan. Kasi pumunta kami dito sa Baguio nang walang kaplano-plano. Minsan yun yung mas exciting, di ba? Pero shoutout kay James, siya yung nag-asikasa ng tutuluyan namin ngayon. So, lalong tumaas yung paghanga ko sa mga nag-ride talaga ng norte na parang wala lang sa kanila. Tulad ito ni Rudy. Pinapabalik-balik tong Baguio, norte. Tong legit ka naman talagang rider, hindi mo naman talaga iindahin yung pagod eh. Saka sulit din naman sa pakaramdam. Pagdating mo kasi sa destination mo, talagang mapapa-wow ka na lang eh. Ikagasis na namin sa transient para sa overnight. Around 400 pesos lang per pax. Kung mag-overnight ka lang dito sa Baguio, kasama na yung gala, siguro pahalo ka lang ng mga safe na yung 3,000 per head. Basta scooter ah. Sana nakatulong itong vlog na to sa mga gusto mag Baguio, mga may planong mag norte. Most likely ganyan ang mga gagastusin natin. Basta kung pupunta kayo dito guys, mas mainam kung nakamotor kayo kasi grabe ang traffic, lalo na kung mga gitong ano, peak season. Kahit saka tumingin traffic, maganda kung naka-scooter ka, relax-relax ka lang, tapos nakakasingit ka. Yung gas natin na 530, feel ko aabot ito hanggang pagbaba ng Baguio. Makakaikot ito dito sa taas. Tagal na ako din ako punta ulit dito sa Baguio, kaya hindi na ako familiar sa mga lugar, pati sa mga daan. Talagang nakakapanibago. Ayun, ang daming kotse. Kung mag-iikot-ikot ka dito tapos nakakotse ka, parang naubos oras mo sa daan kaysa doon sa tourist spot. Ano par? Parang di siya sure. Shoot, ayun. Tayo na pre, skritter na to ah. Woohoo! Mga diadaanan mo, Rody. Uy! Sigat to! Grabe naman yun! Grabe naman yung Rody! So dapat, sa good taste kami kakain, pero sobrang dami tao. Tamang lunch lang guys, tapos ano tayo. Diba talaga? So ba dapat kakain? Good taste? Good taste pre. Pero sobrang dami tao, no? Grabe pila. Dapat kung pupunta ka talaga dito sa Baguio, medyo off-peak kasi ang dami talaga ng tao. Kisig tayo. Kailan yung mga in-order? Dito pre. Sikat rin yung tiga-piga. Itong resto na to. Ah, sikat to? Sikat pala to. Ito ka pre oh. Hello. Oh, ito rice oh. Oh pre. Sarong. Yan eh, makabibili kayo yung fresh pick na strawberries dito. Ito ba yung sundot ko naman? Hindi na kulangot yan ate. Bakot kulangot na yan eh. Kulangot yung bestseller mo dyan, strawberry. Dami kit. Strawberry picking na yan. Aruy! First time natin na dito dadaan. Ito yung sikat na tunnel. Sarap lang na ganyan, diba? Tapos chill lang kayo magtutropa. You know? And... You know? Naramdaman na natin yung skies.